Okay, ito po ang ating weather update ngayong araw, August 1, 2021. Yung ating minomonitor na tropical depression outside PAR ay ngayon nga po no, na nasa parte na po siya ng silangan ng Japan. At kung mapapansin natin, ano, meron po tayong dalawang low pressure area ngayon. Dito po yan sa ating PAR line sa may silangan po ng Taiwan. At isa naman po dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong nasabing isang low pressure area dito po sa silangan pa ng Taiwan ay medyo mababa po ang tsansa na mag-iisang ganap na bagyo at posible rin po itong malusaw. At ito naman pong isang low pressure area dito naman po no, sa parte ng Taiwan. Ito po ay may tsansa pong maging isang ganap na bagyo. At posible po ang direction nito ay papunta pa rin po ng China. So kung mapapansin niyo po, no, meron na lang po tayong maninipis na kaulapan na nakaka-apekto po dito sa ating bansa sa extreme northern Luzon at maging dito po sa northern Luzon and southern Luzon. Check naman natin yung ating infrared image. Ayan, kung mapapansin nga po natin ano, na makakaranas na lang ng mga posibleng pag-ulan itong ilang bahagi ng ating bansa dito nga po sa Ilocos Region, sa may Cagayan Valley, Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Calamian Island, and Antique. Dito naman po sa may Metro Manila at the rest of the country, no? Posible po tayong makaranas dyan ng partly cloudy sky with isolated rain shower or thunderstorm. So, posible po tayong makaranas dyan ng mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalo po in times na malakas po ang pag-ulan. Mapapansin nga po natin ano, dito makakapal lang ating kaulapan at pag-ulan at ito nga po nga nasabing dalawang low pressure area ay makaka-apekto po dito po sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga natin ano, ito po isang low pressure area at ito po yun nandito sa may parte ng Japan, ng Taiwan. Pagdating po ng alas 12 po mamaya ng tanghali ay makakaranas po noon ng mga pag-ulan. Itong malaking bahagi ng Luzon, extreme northern Luzon and southern Luzon, makakaranas po tayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. At pagdating naman po ng August 2, ito po yung ating next possible scenario. Mapapansin niyo isang low pressure area pa rin po no, yung ating yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at yung ito nga pong low pressure area dito po no sa may parte ng Taiwan ay posible nga pong isang maging ganap na mahinang bagyo at makakaranas po ng mga pag-ulan dito po sa extreme northern Luzon at ilang bahagi po ng northern Luzon. At pagdating naman po ng alas 12 no ng tanghali ng August 2, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin po natin ano, meron na naman po tayong isang posibleng senaryo na magkakaroon ng isang low pressure area dito po sa silangan ng Tugigaraw. Nasa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility at kung mapapansin naman po natin ano, na meron po tayong dalawang bagyo po ito no, na nakikita natin ngayon dito sa ating data na posible pong makaranas dito po sa may parte ng China at magpapalakas po ng habagat dito po yan sa atin sa bansa natin. Pagdating po ng August 3, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan at ito nga po yung isang posibleng bagyo no, na nandito po yan sa Xiamen sa may China. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali ng August 3, kung mapapansin nyo nga po ano, na ito po yung bagyo dito po sa may pagitan ng China at Taiwan. Ay magpapalakas pa rin po yan ng pag-ulan dito po sa extreme northern Luzon at ilang bahagi po dito sa Luzon and Metro Manila. Mapapansin natin, meron pa rin pa tayong low pressure area pa rin. Andito yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at sa silangan ng Tugigaraw. August 4, next possible scenario nga po natin kung mapapansin natin. Meron pa rin, andito pa rin po no, yung low pressure area at posible rin naman po mawala yung isang mahihinang bagyo dito po sa may parte ng China at ng Taiwan. Pero kung mapapansin nyo, meron po tayo isang posibleng tropical depression dito naman po yan sa bahagi ng Hong Kong. By August 4, alas 12 ng tanghali, ito po yung ating next possible scenario kung mapapansin nyo po natin.
Patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga mahihinang pag-ulan at mayroong malalakas na pag-ulan dito po yan sa May Itbayat, Batanes. At kung mapapansin nga po natin, ano, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito sa May Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at Palawan. So kung mapapansin natin, ano, dito po yung potential na bagyo sa may parte ng Hong Kong at low pressure area pa rin dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 5, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin po natin, ano, tuloy-tuloy pa rin po may, kung mapapansin nyo, no, yung mga weather disturbance natin, kung mapapansin nyo nga po itong isang mahinang bagyo dito sa parte ng Hong Kong at dito po sa may Shanghai at low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, lahat po yan ay nagkakaroon ng epekto dahil po dito sa habagat na pinapalakas po na itong mga weather system sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, wala naman tayong inaasahan or nakikita in the next 3 days pa o 4 days, 5 days na posibleng may mabuong bagyo na papasok sa mismong ating bansa at magla-landfall. So sa ngayon po, nakikita natin lahat ng senaryo puro po sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang mga namumuong bagyo. Manatili po tayong naka-update para po dito sa ating minomonitor na mga weather disturbance na posible pong mabuo sa labas ng loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility para po sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa atin lahat.